Magandang araw sa inyo mga kapatid. Tayo po muli ay mag-aaral ng salita ng Panginoon. So sa oras na ito, akin pong papatunayan na itong si Miguel the Archangel at itong si Miguel the Great Prince, wala pong iba kundi si Jesus Christ. So, ang talata po na ating gagamitin sa oras na ito ay itong sa Jude 9 at itong sa Daniel 12 verse 1. So, atin pong babasahin at atin pong iintindihin, atin din pong titingnan sa Spirit of Prophecy kung ano yung komentary nito sa mga talata na ito. So mga patid, una babasahin ko po itong sa Jude 9. Ang sabi rito, "Yet Michael the Archangel, when contending with the devil, he disputed about the body of Moses, durst not bring against him a railing accusation, but said, the Lord rebuke thee." So malinaw dyan na binabanggit na si Miguel the Archangel, na ang sabi dyan na ang katawan ni Moses, kinuha yung katawan ni Moses, subalit nandyan sa panahon na yan si Satan nakikipag-usap kang Miguel. So, mga kapatid, ating titingnan sa Spirit Prophecy kung sino itong si Miguel the Archangel. So, meron pong sinabi sa Spirit of Prophecy dito po sa Patriarchs and Prophets, page 478, paragraph 4. Ito po yung komentary niya sa Jude verse 9. "Christ did not stood to enter into controversy with Satan, but Christ referred all to his Father, saying, the Lord rebuke thee." Jude 9. So malinaw mga kapatid na itong si Miguel the Archangel ay walang iba kundi si Jesus Christ. Si Jesus Christ yung kumuha sa katawan ni Moses na resurrect sa panahon na yon at dinala ng Panginoon doon sa langit. So mga kapatid, malinaw, sang-ayon sa Jude 9 na yung si Miguel Archangel ay walang iba kundi si Jesus Christ, sang-ayon sa Patriarchs and Prophets, page 478, paragraph 4. So dadako na po tayo doon sa Daniel chapter 12 verse 1. Ito po yung pagkakasabi. "And at that time shall Michael stand up, the great prince, which standeth for the children of thy people, and there shall be a time of trouble such as never was since there was a nation. Even to that same time, at that time thy people shall be delivered, everyone that shall be found written in the book." So binabanggit dyan yung pagtayo ni Michael, the great prince, mga kapatid. Oo. Nadarating ang panahon ng kaguluhan na hindi pa nangyari mula nang magkaroon ng bansa. At yan yung panahon na yung bayan ng Diyos ay ma-deliver ang bawat isa na nakasulat doon sa aklat ng Kordero. Mm-hmm. So titingnan natin sa Spirit of Prophecy kung ano yung komentary nito, Daniel 12 verse 1, kung sino itong si Michael the Great Prince. Dito po sa Spiritual Gifts, Spiritual Gifts, page 43, paragraph 1. Ang sabi rito, "I saw that Moses passed through death, but Michael came down to give him life before he saw corruption. Satan claimed the body as his, but Michael resurrected Moses and took him to heaven." So dinala sa langit. "The devil tried to hold his body and rail out bitterly against God, denounce him as unjust in taking from him his prey. But Michael did not rebuke the devil, although it was through his temptation and power that God's servants had fallen. Christ meekly referred him to his Father, saying, the Lord rebuke thee." So malinaw mga kapatid na rinisurek ni Michael si Moses nang sabi dito, "Christ meekly referred him to his Father, saying, the Lord rebuke thee." So malinaw mga kapatid,
na itong si Michael or Michael the Archangel ay iisa lang, na walang iba kundi si Jesus Christ, yung the Great Prince. Wala pong iba. Ang pangulo ng mga anghel na si Michael ay walang iba kundi si Jesus Christ, mga kapatid. Malinaw po yan sa Biblia at sa Spirit of Prophecy. So mga kapatid, nawa sa maikling pag-aaral sa oras na ito ay ito'y nakatulong sa inyong mga pag-aaral. So abangan nyo po mga kapatid ang ating pong mga gagawin pang mga pag-aaral patungkol po sa the important prophetic symbols. So ating pong tatalakayin ang lahat ng mga simbolo, parabolo, figurative at allegoria na nakasulat po sa banal na kasulatan, at ating pong isa-isahin kung ano ang mga kahulugan nito. So, mga kapatid, maraming salamat. God bless po sa inyong lahat.